2 years ago, I have only $74 in my bank account. But today, I have $25. I know you thought this is going to be motivational video, but no, I'm still broke, motherfucker. Good morning, mga ka-herbs. Dito tayo ngayon sa Ontario, Canada. Solo natin ang daan. Alas 5 ng umaga. Ang lamig pa rin, mga 15 degrees. Pero summer na ngayon. Mamaya mainit. Usually pagka init dito hanggang mga 35 degrees. Pag sobrang init talaga. Usual ghost town pa rin. Walang tao. Walang ingay. Kaya tahimik lang tayo ngayon. Rinig yung lahat ng ano dito. Pati yung hinga ni Toby. Hiring na rinig. Napakatahimik eh. Pati huni ng ibon, rinig mo pa rin. Yeah. So alas 5 pa lang kasi. Mga tao tulog pa. Usually, pag naglalakad kami ng hapon at maganda yung panahon niya, makikita mo yung mga tao nakasambay sa labas ng bahay nila. Nakaupo. Yan, ganyan yung mga Canadians dito. Usually lang, kalimitan ng mga ganyan yung mga retired, mga hindi na nagtatrabaho. Kumbaga yun yung parang siesta time nila. Pag maganda yung hindi ganun kainit sa labas, lumalabas sila. Nga pala po no, dun sa mga nakapanood po ng ating mga video about nung nakabili tayo ng sasakyan tsaka bahay. Hindi po tayo nag-vlog ng ganun para ipagyabang po. Actually, hindi ko nga masyadong binigyan ng emphasis o pinakita pa yung kung ano yung features ng sasakyan at bahay. Ang purpose ko po kasi nun para ma-inspire po tayo na from wala, eh posible po na dito sa Canada ay makamit mo yung yung mga pangarap mo. Pero ano po yun, matinding disiplina po yun. Gaya nga na sinabi ko sa aking sa vlog. Hindi po ganun kadali yung pinagdaanan namin mag-asawa para makapag-ipon po kami at makaya po namin na makakuha ng sasakyan at bahay. Tsaka po may nag-comment doon na nasabi niya posible ka lang daw makakuha ng sasakyan kung magte 3 jobs ka. Yes and no po. Yes kung magi-stay ka sa maliit na sweldo. Tapos ang kukunin mo sasakyan ay sobrang mahal. Tapos high maintenance pa. So dapat po pag nag-uumpisa pa lang, ang tip ko po sa inyo, huwag muna kayong kumuha ng mga mamahaling sasakyan tulad ng sports car or American cars na lemon naman. Ibig ko sabihin yung mga cars na tulad ng GM, Ford, yun kasi po yun. Yeah, maganda po, maganda siya pero sirain siya. Hindi tulad ng ng Asian cars tulad ng Toyota, Honda, Nissan, Mazda. Ano po sila, kumbaga reliable cars. Tulad ng sasakyan ko na Nissan, 6 na taon na po 'yun pero wala akong naging problema. Basta sinusunod ko lang yung maintenance. At saka magtatatlo, dalawang trabaho ka lang kung ang lifestyle mo ay
sobrang mas mataas pa sa income mo. Pero dito po sa Canada, kung may disiplina ka at saka hindi ka naaakit sa ano, sa mga branded, bili ka ng bili ng ano, mga hindi mo naman kailangan, eh makakaano ka po, makakaya mo makakuha ng sasakyan. Basta wag lang sobrang yung ano, wag sobrang mahal na high maintenance na sasakyan. Tapos yung tama lang sa budget nyo. Kung hindi kaya ng brand new, kaya nga gaya na nasabi ko, pag bago pa lang sa Canada, hindi pa nakakapag-drive, mag ano muna, mag second hand. Marami po rito yung mga nagbablog din, second hand din po yung ano nila. Ako po second hand nung una kong sasakyan. Kasi nga ano na rin yun, thank God na rin, kasi hindi ako agad nagkaroon ng brand new. At least nasanay agad ako. Nasanay ako na ang gamit ko yung second hand car pa. Siyempre kung konting sabit, diba? Hindi ka manghihinayang. Pag brand new kasi, pag nagasgasan o nabangga ka, nakakapanghinayang po, diba? Saka kung ano, kung nananatili ka sa trabaho na maliit ang sweldo, minimum, mahirapan nga po kayo kung kukuha kayo ng sasakyan. Ang tip ko nga dyan, sa tingin mo hindi tumataas ang sweldo mo, meron akong vlog para dyan, yung ano nga, i-ask mo yung ano mo, employer mo, taasan ka. Kung ayaw kang taasan, lumipat ka ng ibang company kung ilang taong ka nang nandyan, di ba? So ako po kasi ganun yung ginagawa ko. Pag sa tingin kong, kasi ang inflation pagka taon tumataas po, average 3%, 3 to 7%. Ngayon ang sweldo nyo ganun pa rin. So kung yung $1,000 nyo next year, ano na lang yan, mga $700 ang value nyan. So lugi ka, diba? So yun yung paya ko sa inyo po, make sure na tumataas po yung sweldo nyo po, at pinapababa nyo yung expenses nyo. Then, dun kayo makakakuha ng sasakyan na hindi kayo mahirapan, na hindi nyo kailangan magtrabaho ng tatlo o ilan pa, o magpa-part-time pa, para lang po makapag-ano kayo, mabili nyo yung gusto nyo po. Pero meron po kaming kakilala mga ganun po, no? Nauna po muna yung luho, yung magpa-show off muna po sa ibang tao. Yun po, dalawa, tatlo ang trabaho. Kasi ang ano eh, ang mahal ng lifestyle nila eh. Sports, bibili ka sports car, di ba? Tapos, laging branded, brand new na gamit. So, ano po, mahirap po yun. Mahirap yung i-keep up yung ganung lifestyle po pagka masyado po kayong magastos. Kumbaga, hindi ugma sa income mo yung lifestyle mo. Kumbaga, nangyayari, pati credit card, nagagamit mo pa rin. So pag ganun po ang lifestyle nyo, mahirap po ano, makabangon, dahil lagi kayong lampas sa income. Monthly, laging lampas ang gastos nyo. Tapos may charge, meron pa kayong utang sa credit card. So yun po muna, no. Ang tip lang lagi, live below your means. Ibig sabihin, ang income niyo dapat laging positive at mas mataas kaysa sa expenses niyo monthly. Then doon kayo magiging maayos, tapos makakaipon kayo dito sa Canada para po sa mga pangangailangan nyo tulad ng sasakyan. Dito ang sasakyan hindi po luxury, ano po siya, necessity. Nagiging luxury lang siya pagka sobrang mahal naman ang bibilin mo, tapos hindi mo pa kaya. Tapos sa bahay, kailangan mo ng bahay dito, syempre malamig, di tulad sa Pinas sa katitira pag taglamig, di ba? So yun muna po, no. Maraming salamat po sa nagla-like, nag-share at nagsasubscribe po sa atin. Sa mga nagko-comment po, salamat po. Appreciate ko po yun. At
dito lang po tayo para magbigay ng tips dito sa Canada at buhay abroad. Marami pong salamat. God bless.